nag-away na ba kayo ni Carlo sa, alam, nag-away na ba kayo ni Carlo sa isang, sa ibang babae and why? Prayer reveal po para makahanap din ng mala Carlo. Ang dami nagko-comment ng ganyan, natatawa na lang ako. What do you like most about Carlo A? So, any plans for second baby? Nanti kayo mga questions. Ngayon ako nag-post. Pero, ayun nga. So, I'll be back. Okay, meron ng questions bilang kani-kanina ko lang siya pinose. So, anyway, I am sad, Miss Trina Candasa. Baka naman. Ang dami niyong nalulungkot. Are you willing to do a project with Caloy on screen? What story would you like it to be? Hindi ko ma-imagine eh. Kasi parang hindi ko na-imagine yung sarili ko na artista. Wala akong maisip kasi hindi ako marunong umarte. So, ayun yung answer ko sa question mo. Sino po favorite ni Mithi? Is she a mommy's or daddy's girl? Parang lagi naman kasi talaga sa mommy close yung mga baby. Pero, pagka playtime, si daddy talaga hinahanap niya si Carlo. Parang ako si comfort, tapos si Carlo si happiness. So, ayun. So, parang pag gusto niya maging happy, gusto niya mag-play kay Carlo siya. Paano po nag-start ang love story niyo? So, nag-start yun. Meron, ilang beses na rin natin yung nakwento to sa mga nagtatanong sa kanya. Pero, nag-start yung love story na nasa isang event ako, nagka-car show kasi ako, nagmo-model ako. Parang nandun siya sa medyo malayo, tapos nagkatingin ng kami, tapos biglang dumaan siya. And then, ayun, tinanong niya kung pwede daw siya magpa-picture. Siyempre ako parang, ha? Bakit? Parang ganun. So, pa-picture siya. Eh, di nagpa-picture din ako, siyempre. Pero nung nakita ko siya nun, gwapong-gwapo ako sa kanya kasi sobrang baby face niya. Tsaka may starstruck factor siya nun. Wow, naku, kung nanonood na naman si Carlo. Pogi na naman siya. Pero pogi talaga siya. Talagang wow, parang ang bata pa ng itsura niya. Kaya nung sinabi niya yung age niya sa akin, medyo nagulat ako. Kung sasaba ka sa pagiging leading lady role, sino gusto mong maging ka-love team? Si Albert Martinez. Hindi, crush ko kasi siya. Alam ni Carly yan, crush ko si Albert Martinez. What is your skincare and as a mom, how you maintain your beauty? Wow, beauty. So, yung skin, ay may tinatry ako ngayon, tapos tinatry ko siya for 5 days na. After netong part na to, papakita ko sa inyo mamaya yung parang progress niya per day. Makikita mo din yung ginagamit ko ngayon. Hi Trina, my question is, what's your nationality? Obviously, hindi ka pure Filipina and I'm curious things po. Pure Filipina? Pure Filipina talaga. Sabi nung mga tito-tita namin, parang may lahing Spanish yung lola namin. Lahi siyang Spanish. Tapos, sa tingin ko meron naman, pero parang lahat kasi may lahing Spanish, ba? Diba? Kasi nga, na-colonize tayo. And ayun, feeling ko, parang mostly ng Filipinos, may lahi talagang Spanish, kahit parang mga 25% na lang or konti na lang. Pero yung iba kasi, parang malakas yung blood talaga. Kaya kahit mas marami yung blood niya na Pinoy, mas nananaig yung Spanish na features. So, ayun. Ito, laging kinocomment sa akin to. Bawat post ko. Parang gusto na akong awayin ng mga fans ni Carlo. Anong feeling na jowa mo yung crush naming lahat na batang 90s? Ba't parang kasalanan? Charot. So, ayun. Hindi ko din na-imagine na magkaka-boyfriend ako na artista. Tsaka, lalong hindi ko na-imagine na doon ako magkakaroon ng family sa artista na guy. Ewan ko. Basta hindi lang ako, pag nilulokba ko yung dati, parang wow, ganun. Wow, nandito ako. Ganun. Kamusta yung pagsasama nyo ni Carlo? Kakapati lang namin kahapon. Eh, yun yung pinakamatagal namin away. 4 days kaming hindi nag-uusap ng maayos. Parang pag may tanong-tanong lang. Ganun. Parang saka punta. Ganun. Mga ganun lang. Hi, Miss Trina Candasa. Ito kay Ika Yalim. Lagi ito nagko-comment siya ka na nanood sa mga Facebook live ni Caloy. Hawak ko pala yung phone ko, kaya ako makatingin sa baba. Hi, Miss Trina Candasa. Ask ko lang, napapag-usapan niyo na ba ni Idol Carlo Aquino ang wedding? Excited na kami. Siya, tanungin niyo. Yun lang ang sabi ko. Hindi ko alam plano niya. Tanungin niyo siya. Hello, Miss Trina Candasa. My question is, what did you do after you gave birth besides your exercise? Sana po manotice mo po ako. Ginawa ko na nagpadede, kumain.
Lagi akong gutom nun. Sobrang lagi akong gutom. Hanggang ngayon, gutom ako lagi. Tsaka yung mga nagtatanong dyan kung ano kinakain ko, nagda-diet ba ako, hindi ako nag-diet, hindi rin ako nagda-diet. Lahat ng gusto kong kainin, kinakain ko. And ayun nga, yung sinabi ko na rin to sa vlog ko, mayroon akong vlog na tungkol sa weight loss journey ko. And pumayat ako dahil sa pagkilo, sa bahay, pag-exercise, pagpapadede. Feeling ko malaking factor din talaga yung pagpapadede. Tapos ayun nga, nag-take ako ng apple cider vinegar ng Slim Firm. Exercise lang. Talagang i-burn mo yung calories na kinakain mo kung gusto mo talagang pumayat. Kasi malaking bagay din yun na binuburn mo. Tsaka kapag merong app sa phone na kinakount niya yung calories na kinakain mo, so ilalagay mo lang doon bawat kain mo. Kunwari, kumain ka ng one cookie, ng one bread, so nandun yung parang calories niya. Then makikita mo kung gano'n nakataas yung calorie intake. Masusurprise ka na yung one donut, ang taas na pala ng calorie na yun. Tapos yung rice, white rice, ayan, yung mga ganyan. Tanong ni Rhea Pat, sinong mas makulit alagaan, si Daddy o si Baby Mithi? Di ko sure if okay ba itong ganitong tanong pa, Mithrina. Mas makulit? Mag-iba sila ng kulit eh. Si Mithi makulit na kasi syempre habang tumatagal, pakulit siya ng pakulit. As in, talagang parang gusto, umaakit siya sa upuan. Syempre nagugulat kami minsan eh, pag ano, nasa sala lang kami. Tapos biglang umaakit na pala sa upuan, syempre baka mahulog. So ayun, makulit na siya. Tapos si Carlo naman, makulit na. Sasabihin ko sa kanya na, kunwari, ala, baka magalit ako. Katulad sa toothpaste, ako gusto ko sinasara yung cup. Diba, after mo maglagay ng toothpaste sa toothbrush mo, isasara mo yung cup. Siya, hindi siya ganun. Hindi niya sinasara. Iniiwan niya dun. So, lagi ko siya sinasabihin, love, isara mo to, isara mo yung toothpaste, ganyan, ganyan, ganyan. So, ayun. Tapos, pero may ganun din naman ako. Kasi pag nag-gym kami, yung mga gamit, nakakalimutan ko ilagay sa kung saan sila nakalagay talaga. Nakalimutan ko ibalik. So, ako, lagi niya ako sinasabihan, naiinis niya sa akin. So, anyway, off which tayo. So, may mga ganun siya. Doon ako nakukulitan sa kanya. Pag paulit-ulit ako, patayin yung ilaw, isara yung pinto, yung toothpaste, ganyan, yung laundry, ganyan. Ayun, doon siya makulit. Pangatlong tanong na to. Ang dami mong tanong, Rhea Pat. Ay, may isa pa akong tanong, Mami Trina. Prayer reveal po para makahanap rin ng Malacarlo. Ang dami nagko-comment ng ganyan. Natatawa na lang ako. What do you like most about Carlo A? So, pinakagusto ko sa kanya. Makulit kasi siya eh. So, siguro feeling ko ayun yung naging ano namin. Bago-bago pa lang kami. Makulit talaga siya. Maharo. Makulit. Tsaka parang ano. Anong tawag dun? Ambargas, ganun. Parang yung kanto-kanto ano lang. Ganun siya. Kahit bago mo siyang kakilala lang, makakabiruan mo siya agad. Pinagpantasyahan mo din ba si Carlo Aquino nung 90s? 1996 po ako pinanganak. So, kung 1990, so kung ano, 4 years old pa lang ako, kung ano, ay oh, 2000 ano pa lang ako, 4 years old pa lang ako. So, parang wala pa akong kamuang-muang dun sa mga crush. Tapos, ayun, eh nung parang nagdalaga na ako, syempre hindi na si Carlo yung parang ano, sikat-sikat, diba? Sila Daniel Padilla na ganun. Ayun yung ano ko noon. Sila Enrique Hill. Have you ever experienced the postpartum anxiety? If yes, how did you handle it? What are your coping mechanisms? I hope you would answer this, Ms. Trina. I don't know kung nag-postpartum ako, pero there are times na umiyak talaga ako. Umiyak ako sa CR habang naliligo. So, ayun. Tapos sa gabi, kung ano-anong naiisip. Ko. Hindi ko alam eh. Basta sana tapos na talaga ako doon. Iniisip ko nga, feeling ko may mga memories, may mga bad memories kasi akong naiisip lagi. And parang siyang ano, bumabalik-balik siya. So parang kahit mga nakaraang taon na siya nangyari, paulit-ulit ko pa rin siya naiisip. Pero, tas ganun pa din yung pain. Na-feel ko pa din yung pain pag naiisip ko. Pero ngayon parang mas gumaan-gaan na. And pinagpipray ko din na sana mawala na. Talagang ma-accept ko na yung nangyari na yun, yung mga ganong bagay, and makapag-forgive. Ma-forgive ko yung ibang tao, ma-forgive ko din yung self ko. Siguro parang kailangan mo talagang piliin na maging masaya. So parang, para sa akin ha, parang kunwari, ayaw mo mag-exercise pero alam mo makakabuti sa iyo yung pag-exercise. Pilitin mo yung sarili mong gawin. Kahit ayaw mo, gawin mo pa din. So, ayun. Siguro at first, libangin mo yung sarili mo. Siyempre, hindi ka pa ganun malilibang kasi naiisip mo pa siya. Pero, eventually, mababaling na yung energy mo sa ibang bagay. Hindi na dun sa memory na yun.
So, anyway, ayun lang naman. Nag-away na ba kayo ni Carlo sa... Ala! Nag-away na ba kayo ni Carlo sa isang sa ibang babae and why? Madami! Hindi ko ikakailahin. Talaga marami kaming pinag-awayan din. Lalo na sa girls. Nakita ko nung anak ko. Halika dali. Negra na yung anak ko. Hello! Hello! Asust! So, didede muna siya. I'll be back. So, dumede si Mithi. So, ang next question is, nakakapag-isip naman itong tanong na to. Ate Trina Kanda, sa anong mga bagay ang lagi mong nagagawa dati noong wala ka pang baby na hindi mo na nagagawa ngayong may baby ka na? Of course, yung out of town, tapos mag-overnight. Yung friends ko kasi dati, sila Chester yan, sila Kenra, sila Joseph, sila Odie. Mahilig sila mag-aya ng last minute. Like, kunwari, 7 PM ngayon, sabihin sa akin ni Chester, o mamayang 10 PM, pupunta tayo ng Bicol. What? Mga ganun sila. Ganun sila mag-aya as in biglaan. Sobrang grabe. Tapos yun, susunduin na kami ni Chester. Ganun siya. Tapos yun, ayun nga, nakaka-miss din yung ganun. Diet plans, please. Hindi ako nagda-diet. Talaga kinakain ko lahat ng gusto ko. And nagme-merienda ako ng kanin. Minsan inaasar na nga ako, construction worker daw. Ang lakas ko daw kumain. Kasi, di ba, syempre yung mga construction worker, grabe yung workload nila. Kaya grabe rin sila kumain. So, ayun. Eh, ako nandito lang naman sa bahay. Hi, Mars, Mami Trina. Sino ang mas strict sa inyo ni Carlo when it comes with disciplining baby Mithi? Si Carlo, mas ano siya? Parang mas strict siya. Sino po una nangangalabit? Ako, kinakalabit ko siya. Kasi, ako nagigising ako na madaling araw eh. Lagi. Kaya pag ano, gigisingin ko talaga siya. Pag may kailangan ako, kunwari kailangan palitan yung diaper ni Mithi, gigisingin ko talaga. Kinakalabit ko siya. What is the main thing that you think makes a relationship last? Kami ni Carlo, lagi kami nag-aaway. Nag-a-adjust pa rin kami. Pero sa tingin ko, willing mag-adjust sa isa't isa. Oo. Kapag mahal talaga nung silang dalawa yung tao, nagmamahalan talaga. Feeling ko, ayun talaga yung nakakapag-last. Ayun, parang sa akin is yung tamang love and pag-adjust sa isa't isa. Mag-plan ka po ba ulit mag-FA? Hindi po ako nag-FA ever. Hindi pa po. Sister ko yun, si Ate Bea. Siya yung nag-FA. Pero, yun nga dati sabi ko, gusto ko rin mag-FA. How did you handle, eto kay Miss Bea Bella, how did you handle negative opinions from people? So, eto ang dami neto. Sa mga fans ni Carlo, alam niyo yan. Yung dinaanan na yun, na issue na yun. So, anyway, ayun. Ang dami kong natanggap na negative opinion from people. Siyempre, masakit siya. May pain talaga pag binabasa ko. Sa paulit-ulit na sinasabi sa akin, yung ganong word, parang nasasanay na lang ako na parang wala nang effect sa akin. Na parang wala na bang bago, yun na lang. Kasi parang hindi na siya tungkol sa akin na sinasabi. Parang ayun na lang yung gusto nilang sabihin, na alam nilang sabihin. Kaya pag magsasabi kayo, wag naman ganun kayo basta-basta magsalita ng hindi maganda, lalo na sa taong hindi nyo kilala. And, mga peste kayo. How old are you? 25. Whose idea yung name ni Enola? Hihi, hi po. Yung Enola is from me. Kasi, yung Enola Holmes na movie, ayun yun. Doon ko kinuha. Wala, nagandahan ako. Tsaka parang, kasi kami ni Carlo, parang may pag-adventures kami. Lalo na si Carlo. So, independent din kami. So, gusto rin namin lumaki si Mithi na adventurous and independent. Din. Eh si Enola kasi ganun siya dun sa movie na yun. Bakit si Carlo? May laughing emoji ba? Galing to kay I am Yana Chua. Natawa lang ako. Bakit si Carlo? Eh bakit hindi? Charot. Bakit ba si Carlo? Wala eh. Nag-jive kami eh. Ewan ko. Baka yun talaga yung, ayun nga, yung tadhana. Ay, kahapon nga, diba, nagbati kami. Tapos nung sabi niya sa akin kagabi, sabi niya, hindi tayo maghihiwalay, huwag na tayo maghiwalay. Kasi pag nag-away kami, yun, syempre, hiwalay, ganyan, keme. Ilang beses na namin tinatry maghiwalay, pero hindi kami natutuloy maghiwalay. So, ayun, naisip ko, sabi ko, oo nga, no, hindi tayo natutuloy maghiwalay, no, kahit ilang beses na natin tinatry. What's the age gap, bet? You and hubby po. Age gap namin, 11 years. 25 ako, 36 ngayon si Carlo. Any plans for second baby? Ngayon, wali.
Wala. Pero sabi nila dapat daw may kapatid daw si Mithi kasi malungkot daw pag mag-isa. So, ayun, ewan ko lang kung in the future kung ano, magkakaroon pa ba. So, may tanong uli yung ate ko. Adam niya nga tanong eh. If money and time were not an issue, what would you want to do? Tumira sa ibang bansa kasi gusto ko talaga maranasan yun. Ano feeling kapag iba yung culture na ginagalawan ko? Siguro kahit for 3 months gusto kong matry. Sabi na yung oras na ng camera ko nasa ano na to. Putol-putol. Siguro mga nasa 40 minutes na. Kawawa ako tsaka si Bon. Si Bon. Anyway, sa mga nagtatanong pala ng nag-i-edit, si Bon yung nag-i-edit. Siya yung editor ko. Ang galing niya mag-edit, diba? Tsaka bata pa yun. Parang 17 pa lang ata si Bon. Oo, bata pa siya pero ang galing niya na mag-edit. Nakakatuwa siya. Tsaka masipag siyang bata. Eto, Carlo, pakinggan mo to ha. Charot. How do you maintain a calm relationship with Mr. Carlo Aquino? Calm ba yung relationship natin, love? Kung nanonood ka, calm ba yung relationship natin? Uy, may mga certain days na calm, may mga certain days na hindi. Madalas kasi kami mag-away. Pero sana lagi lang kaming hanggang ganun lang, away-away lang. Pero magbabati din. Sana ganun lang kami. Kaya, Ate Trina, saan kayo una nagkakilala ni Carlo, ni Kuya Carlo, at paano kanya niligawan? Ayun, nagkakilala kami sa work ko, sa event. Tapos, niligawan niya ako. Nag-aaya lang siya lumabas, kumain. Pero pag lumalabas kami with friends niya. Tapos, one time, sinama niya ako sa... Ako naman to sumama. So, sinama niya ako sa out-of-town show niya. Pero kasama yung two friends niya. Punta rin sa house niya dito. Dito. Dito rin pala ako titira. Hindi ko alam. Sabi ko pa sa kanya dati, nakakatawa. Kasi... Taga-Taguig kasi ako eh, so parang, di ba, parang more on south kasi yung Taguig. Tsaka, mas, minsan lang ako mapadpad sa QC nung mga nakatira pa ako sa Taguig. Kaya, pag QC, laging ano ko, sobrang layo. Parang bandang dulo ng QC kasi, ang layo na. Tapos, nung unang beses na punta ko dito, edi nasa car kami, nagda-drive siya. Nililigawan pala niya ako nun. Sabi ko, malapit na ba tayo? Parang pasubik na to. Ganun-ganun yung sabi ko sa kanya. Kasi naalala ko, pag pumupunta kami ng mga friends ko, papuntang Subic, papuntang North, ganun. Parang dun yung pagpadoon yung daan. Kaya yun, ganun, natawa siya sa akin.